Sa panibagong pahayag ni Davao City Mayor Sara Duterte, sinabi niyang gusto muna niyang tapusin ang huling termino bilang alkalde ng Davao City bago manungkulan sa ibang posisyon. Batid ni Mayor Inday Sara na marami nasaktan sa kanyang mga taga-suporta, sumama ang loob at nawala ng pag-asa. Pero pwede pa rin naman anyang magtulungan para sa bayan at hindi naman kailangan nito ng posisyon o di naman kailangan na siya ay pangulo. Nanawagan siya na gawin ang pagtulong sa kapwa sa araw-araw nating pamumuhay. Ayon naman kay Presidential Spokesperson Harry Roque, tatakbo lang siya sa eleksyon kung tatakbo si Mayor Inday bilang pangulo. Magvigil po kami dito sa Malacanang kung sakaling maghahain po ng Certificate of Candidacy si Mayor Sara Duterte for President. Giit pa ni Roque, pinagdarasal nila na gumawa ng tamang desisyon si Mayor Sara kahit pa naghain na si Mayor Inday ng kandidatura para tumakbong alkalde muli ng Davao City. Sana po yung gusto ng nakakaraming Pilipino na tumakbo ng presidente, Sara Duterte, ay dinggin po ang hinaing ng sambayanan. Ayon sa People's Reform Party na nauna nang magdeklara ng pagsuporta kay Mayor Inday Sara, kung tatakbo itong presidente, naghihintay pa rin sila. Ang tingin namin kasi is yung the recent developments naman kasi na biglang nag-announce si Presidente Duterte, bigla siya nag-announce ng retirement, eh hindi ba yan ang sinabi ni Mayor Sara na hindi siya tatakbo kung dalawang Duterte tatakbo for national office, no? So, biglang nag-change yung equation last Saturday nung nag-anunsyo si Presidente Duterte. Umaasa naman si David na susundan ni Mayor Inday Sara ang sinasabi ng ratings sa survey kung saan ilang beses na siyang nangunguna sa mga survey bilang choice ng mga Pilipino sa pagka-presidente. The ratings is a reflection of the surveys that they have made. And I think, you know, she has been going around the country also for various activities. And I think she does try to really listen to anong mga concerns ng tao.